13, no? Yun, napag-usapan natin, no? 2013 kami dumating dito ni Mrs. as a temporary work permit sa Pizza Hut. Way back 2013. Alright, that's what I'm saying, man. Dati, hindi pa nga kami nag-IELTS nung nag-apply kami rito, papunta rito sa Canada eh. Kasi sa agency na nagpahalipad sa amin, way back 2013 nung nasa Taiwan pa kami, kasi galing kami ng Taiwan bago kami nakarating ng Canada. So doon kami sa Taiwan ng misis ko nag-OFW. And guys, no? Kasi nag-apply kami after 8 months, nag-apply kami ng nominee. Na lumabas yung approval nomination namin ng 2014 middle year. Tapos nag-requirements kami, apply yan sa immigration ng Canada para sa permanent residence. Oh, careful. Oh, alagang papasok na sa trabaho na naman ang maliit na lakay namin. Ayan mo lang siya maglakad. Susundan ko siya. Madalas dito. Ayan guys, so patunaw na yung snowan. Pero grabe, ang dami pang snow rito sa bahay. Careful. Muna kasi sasado ko yung upuan. Oo, ilagyan mo siya ng harang. Okay, sige. Just keep walking, bebe. Keep walking. Yeah, keep walking. Go. 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 Naka-high-vis siya, oh. High-vis visibility ang bulugan namin. Ito kami nag-park sa harapan, guys. Kasi doon sa likod ng bahay namin, eh. Ang daming snow room. Sige, muna ka. Pero at least nakikita nyo naman, no? Ano na siya? Patunaw na. Nung nakaraang araw, ito sa amin. Nasunog eh. Kapit bahay namin. Ay, yung ano, pinto. Yeah. Yan. Yung bahay na yan, nakikita niyo yan, nasunog lang nung nakaraang gabi yan. Ang daming mga ano rito, ngaw-ngaw na, ano, ang daming dito, yung bombero. Pilipino ba may ari niyan, Han? Ay, itong kabila, 726 na yan. Ayun guys, nakikita niyo. Walang bubong, oh. Ha? Mapit. Ayan mga kaibigan, good morning. At maganda-ganda ang climate, hindi siya masyadong malamig ngayon. Tama lang. At as usual, syempre, natin tayo ni Mrs. sa trabaho. At ang biyahe natin ngayon is papunta tayo ng Brooklyn, New York, USA. Wow! Yan. At syempre, kasama namin yung aming maliit. Dahil hindi, or wala siyang, wala yung mga atin yung magbabantay sa kanya. Yung kopo, tutunaw na, oh. Tagtunaw na. Yan. Hey, bebe. Huh? Are you okay? Okay. Mhm. Sinisikap ni Mami ang aming bulugan. Yan. Di ako nagdadala ng sasakyan, mga kaibigan, sa trabaho kasi isa lang yung restaurant namin ni Mrs. na sasakyan ngayon, gawa nga ng malang gasolina. Ito lang ginagamit namin ngayon, Civic, kasi mas matipid dito konti ng gasolina kaysa yung
malaki namin. Yung pailot. Ayan. Tara sa trabaho mga kaibigan. Let's go, bebe. Let's go to work. Ha? Let's go. Say hi to camera. Hi, camera. Anahan? Let's go. Sige. Ayan guys, seatbelt lang ako. Ah, bebe. Are you okay? Are you okay? Buti pa tong bulugan namin. Halagang naka, ano eh, naka high vis pa talaga yan, ha? Ano mami, kumusta tayo dyan? Tingin-tingin naman sa camera, honey. Alam niyo naman guys, si kami dalawa ni Mrs. eh, lagi kaming teamwork yan eh. Bilang mag-asawa, hindi naman perfecto. May mga kunting kachichihan din minsan. Boy, mag-asawa, pero ito pa, no? We're still standing. Hanggang sa, ano, kahuli-huli ang, ano, ganyan talaga mag-asawa nga. Nagtutulungan, kumbaga sa ano, tulad niyan. At least kahit pa paano si Mrs. marunong na mag-drive. Kumbaga, ilan taon ko nag-drive, han? 7 years. 7 years na rin nag-drive si Mrs. Tumating kami dito guys, 2013, no? Yun, napag-usapan natin, no? 2013 kami dumating dito ni Mrs. as a temporary work permit sa Pizza Hut. Way back 2013. Mga 6 months to 7 months dati nag-apply kami ng provincial nominee program dito sa Winnipeg, Manitoba. Na-approve yung papeles namin ng mga mahigit isang taon din. So 2013, 2014, mga 2014 kalagitnaan, nagpasa kami ng application namin sa ano? Hindi, ano na yun? Nominee. Sa ano na? Sa CIC na? Sa permanent resident. Kaya nakuha namin permanent residency namin ng 2016. Ayun. Ng mga Marso yata yun. Mga 2 years muna kami, bali kung kukumputin, 2 years muna kami ni Mrs. na nag-work permit sa isang specific employer ng mga panahon na yon. Kasi 2013 mga kaibigan, eh hindi pa masyadong maigpit ang Canada noon. Unlike ngayon. No? IELTS lang, sana wala nang mga ngayon. Dati hindi pa nga kami nag-IELTS nung nag-apply kami rito papunta rito sa Canada eh. Kasi sa agency na nagpahalipad sa amin way back 2013 nung nasa Taiwan pa kami, kasi galing kami ng Taiwan bago kami nakarating ng Canada. So doon kami sa Taiwan ng misis ko nag OFW. And guys, no? May mga kakilala si misis doon na nag-apply papuntang Canada. Naswerte lang, sabay pa kaming nakalapag dito as work permit. Yan. Tapos nag-apply kami after 8 months. Nag-apply kami ng nominee na lumabas yung approval nomination namin ng 2014. 2014? Hmm. 2014 middle year. Tapos nag-requirements kami, apply yan papunta, apply yan sa immigration ng Canada para sa permanent residency. Yun, na lumabas yung permanent residency namin na approve sa awa ng Diyos ng 2016 Marso. And then nantay namin mga 1 year, 1 year ulit. Nag-apply kami ng Canadian citizenship. Ayun, na permanent na citizen kami. Kumbaga sa ano yung 2019? Oh, no, citizen kami 2019. Kumbaga sa ano yung flow ng application namin doon ni Mrs. Dero-derecho. Kasi kumbaga sa ano yung teamwork pa naming mag-asawa ay talagang matatag kami kahit maraming mga pagsubok tumarating. Siyempre, andun pa rin yung pagdarasal natin, no? Sa Panginoon. Kaya sabi nga nila, kung may pangarap ka talaga, ipush mo yan. Promise to God guys, pumunta kami rito sa Canada ni Mrs. 700 lang natin yung pera natin.
Oh, as a work permit lang talaga. Magkano? Hindi kami landing permanent resident dito. Magkano yung pera natin, no? Dumating tayo, dalawa na tayo. Dumating kami dito ni Mrs. noon, $700. Ang pera lang namin at pocket money noon, $700 lang. Kasi naman hindi naman kailangan masyado ng show money noon kasi pumunta kami dito ng work permit eh. Hindi naman kami landed immigrant. Kumbaga, paglapag namin dito may trabaho na talaga. Na ano na nagantay sa amin. Ngayon ang kwento, kaya ngayon nakikita niyo sila kay nagsishare ng mga bagay-bagay sa pagiging truck driver. Hindi naman tayo perfecto sa pagba-vlog, pero gusto ko lang i-share sa inyo. Ngayon yung mga achievement namin kahit paano. Nakita niyo naman yung dalawang anak namin na nasa Pilipinas pa yung malalaki, nakuha namin dito mga 2 years ago. Ngayon, tapos ngayon nabayaran namin yung housing loan namin pag-ibig sa Pilipinas, which is talagang yun talagang inano namin mag-asawa noon. Sa Taiwan pa kami noon. Gawa nga ng ano, hindi naman namin akalain guys na makakarating kami ng Canada noon. Parang normal na mamamayan din na magpupundar ng bahay at lupa niya. Kasi siyempre sa Pilipinas naman may mga pag-ibig tayo, lalo na pag nagtatrabaho na tayo sa Pilipinas, may pag-ibig tayo eh, di ba? Di ginamit ko 'yun dati nung nasa Taiwan pa ako. Kasi hindi ko akalain na makapag-Canada. Eh hindi ko naman binitawan yung pag-ibig loan namin noon. Kaya ayun, mula noong 2012 namin nag-start hanggang ngayon. Kumbaga, kinuha lang namin siyang 10 years yung housing loan namin 'yun eh. Holdi 30 years sana yung pag-ibig gulugan sa bahay. May extra naman kaya pinutap namin ng pinutap. Naglagay kami ng nagbigay ng fund. Ayun. Ayun, guys. Yan. Bebe, inaantok tayo? Inaantok si bulugan namin. Ayun, guys. As usual, ang ating misis ang ano, si misis ang ano ngayon nagda-drive. Itong Civic namin ito mga kaibigan, sa awa ng Diyos, kumbaga sa ano, katas ito ng Cisco eh, itong Honda Civic namin ito. Ito kasi nung kumuha ko nito is brand new. Oh, brand new to, kina 2016 Honda Civic to. Ano ba lang 44,500 pa lang yung tinatakbo niya. Ito kung makita niyo yung ano niya diyan. Oh. Tapos awa ng Diyos nabayaran na rin namin itong Civic na to noong kailan? 2018 pa. 2 years lang. 2 years lang namin binayaran ni Mrs. din itong Civic namin na to. Instead of 4 years or 5 years? 5 years yung ano, 5 years. 5 years yung contract. Siyempre kapagka maghuhulog ka naman ng sasakyan dito, 5 years contract eh. Depende kung marami kang pera eh, hindi naman tayo masyadong magastos. At saka iniisip natin yung mga utang natin. Kaya kapag may extra ako dati, hindi ako nagpapabaya sa mga utang ba. Kaya ito, sa awa ng Panginoon, ito yung kauna-una ang sasakyan namin na ipundar na brand new. Meron pa kaming isang sasakyan dati, yung dad's caravan, yung unang sasakyan namin, segunda mano namin na kinuha yon. Kaso hindi rin nagtagal. O nga ng ang dami na rin sakit. Kaya nung kumuha kami ng pilot, kasi parating na yung dalawa naming anak, isunap na namin yun. Ano lang, binayaran lang yata ko $800 dun sa ano na yun eh. Binayaran lang kami ng $800 dun sa Dodge Grand Caravan namin yun eh. Yung lumang klaseng Dodge Grand Caravan. Ito magagawa. Ayaw na rin namin kasing gamitin kasi marami na rin mga sakit. Baka mamaya pumalya pa, magkaroon pa ng aksidente.
Yun guys, sinishare ko ito kasi kumbaga sa ano, galing din kami sa wala, kumbaga sa ano, galing din tayo sa mahirap na buhay, pamumuhay. Hindi naman lingit sa ating kalaman, galing ako sa pagpe-fishball noon. Binata pa ako, wala pa ako sa, nagsimula ako noon. Unang trabaho ko yan. Yan. Ang haba na ito. Dala-dala niya. As usual guys, andito na tayo sa Redonda. Truffles Yard. Sana hindi busy kasi gusto kong paugasan si Cordapia. Ayun, meron pang isa ron, pero sana hindi busy ka. Dito lang tayo mag-ayos sa ano? Daling ko yung truck doon? Sa gitna roon? Doon na lang tayo. Ano, ibaba mo na lang muna ako dito. Daling ko na lang yung truck doon sa may ano doon, gilid doon. Ano? Ayun, huwag ka na muna bumaba, ako na lang bababa. Okay, ako na lang tayo mag-ayos. Oo, kasi medyo maputik. Ako na lang bababa. Check ko muna yung gas ano niya. Mga kung ano-anong langis niya bago ko siya paandarin. Ubya! Alright! Iyon! Alright mga kaibigan. Ano ko muna? Buksan muna natin at i-check muna natin yung ano. Oh, patunaw na oh. Mga kung ano-anong langis ni Cordapia sa loob. Bago natin siya tuluyang start at i-warm up. Okay, muna natin ito dito. Hindi ka lang. Langis, langisan number 1. Chine-check natin ang langis. Whoop. Masa natin. Kuha tayo pamunas. Ito, may pumunas talaga ako rito eh. Bago natin i-start ang ating truck guys, kailangan yan. Okay, nandoon. Sakto pa. Nandoon pa yung ano niya. Max sabi niya, saktong-sakto pa, pwede pa yan. Ito naman next sa ano, magpapaservice ako eh nitong 28, nakabook na siya. Alright, tignan natin, tignan natin yung ano natin dun sa kabila, windshield washer natin, mamaya re-replay natin yan. Alright, ang max niya, marami pa naman, minimum man dito, pwede pa yan. Bukas ko na lang siguro lagyan yan. Alright, check natin sa loob. Walang nagle-leak. Okay na. Okay. Hop! Yeah. Bagong-bago itong bulbo niya. Mas porma yung bulbo nila. Kasi may mga ilaw guys doon sa ano eh.
May ilaw yung bulbo eh. Sa gilid, dyan ka lang muna. Lagay ko lang muna to. Dyan. Alright. Warm up muna natin bago natin tuluyang pihitin. Nang dapat yun, lumabas yun. Okay. Pagka nawala yan, tsaka ka, mga 15 seconds lang. Yun. Yun. Low pressure. Ayan, painitin ko lang muna mga kaibigan, tsaka tayo pumunta ron dun sa mga sasakyan, nandun din si Mrs. Alright, that's what I'm saying, man. So you're gonna put grease? Yeah, grease, grease. Not too much, just a little bit. Okay, yeah. Perfect. That's nice. Yeah. That's kind of you, man. Thank you. You're welcome. Yeah. Still cold, eh? Yeah. That's how it is. Greasing the fifth wheel. Gonna put some lube somehow, right? Yeah, that's enough. That's fine? That's yep, it. Perfect. Thanks. Welcome. Lakay, Pinoy Trucker.